matapang na binalaan ni Senator Pato de la Rosa sina Pride Tebes at Congressman Arne Tebes ng harap-harapan sa Senado kahit ipunin pa umano ang lahat ng kayamanan ng mga Tebes at ibayad kay Bato, hindi niya ito tatanggapin. Prangkahin kita, Mr. Tebes, di niyo ako mababayaran. Mag-attempt pa lang kayo, pupusasan ko kayo. Samantala, Arne Tebes, naiyak sa tanong ni Karen Davila. Naiiyak na ako, yan na lang ang nasabi ng suspendidong Negros Oriental Congressman Arne Tebes dahil sa pag-uusisa ng journalist na si Karen Davila. Sa Head Start ng ANC, kinwestiyon ni Davila si Tebes kung bakit hindi ito umuwi sa Pilipinas at humarap sa Kongreso kung tunay na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Negros Oriental Gobernador Roel Digamo. Why didn't you behave other way, a lawmaker should? Tanong ni Davila. You should have shown up in Congress, reported to the Speaker, right? Because as you claim, you're innocent, dagdag ni Karen. Tila hindi ito nagustuhan ni Tebes at emosyonal na sinagot ang journalist. Ano bang mahirap intindihin sa papatayin ka? Ano bang mahirap iintindihin doon? Giit ni Tebes. Dating siga at asti, ngayon paayak-iyak na lang. Ang tanong, inosente nga ba talaga si Tebes, mga kababayan? Binigay sa akin na picture. Hindi dapat si Bato de la Rosa ang mag-imbestiga sa kaso ni Tebes. Tapos may picture kaming dalawa ni Tebes. For the record, ha? May picture. Anybody can have a picture with me. Sa daming gusto magpapaselfie sa akin, pwede kayo magpapicture sa akin. Kahit sino. This is very malicious posting. But anyway, I have already addressed this issue yesterday. Walang prangkahin kita, Mr. Henry Tebes. Kahit na lahat ng pera ninyo sa buong kayamanan nyo dyan, sa inyong sugar mill, sa inyong isabong, ipunin nyo yung lahat, bayaran nyo ako, hindi nyo ko mababayaran. Just to prove my point, just to emphasize my point, pasensya ka na kung nasabihan kita ngayon, kasi mayroong mga insinuation dito na binabayad do ako ni Arne Tebes. May picture pa nga, oh. Sabihin ko lang. Lahat ng kayamanan nyo, ipunin na niyo. Mag-attempt pa lang kayo, pupusasan ko na kayo. Sir, excuse me, sir. Just to emphasize my point. Yes. Asensya ka na. Kung ikaw nasabihan ko, wala si Arne. Nabuksan ko na yung accounts ko, sir. Malalaman nyo kung mayaman ako hindi. Alam ko. Saka wala pa akong picture sa'yo, sir. Hindi pa tayo nag-picture. Wala pa akong picture na ganyan sa'yo. Hindi, kung hindi tayo nag-hearing, hindi kita nakita eh. Yes, sir. Narinig ko yung pangalan mo na merong Henry Pride Tebes. Pero personally, hindi pa tayo nagkita, di ba? Hindi pa tayo nag-meet. So, ngayon lang, sa hearing tayo nag-meet. So, pasensya ka na. Basta pinalabas ko lang, mga malisyosong tao ito eh. Sabi ko nga, anyway, there's no use, defending myself. I have already said my piece. Go ahead, Senator Tolentino. Katanim doon. Oh, sabi niya, tinatay daw yung kamay niya at saka sinaktan siya ni Kurt Tevez. Sinabi na lumaban ka daw. Sabi mo yung gusto mong sabihin. Hello, good afternoon. So, ako pala si Rodora de Hasuna. Ulubo kasi ako. Asawa po ako ni Antonio Torbos, yung businessman po sa Dumaguete. So, last October 28, 2020, it's birthday po ng niece ko yun. So sabi niya, at 5:30, you need to be in the store because I need to meet Arne Tevez in Ang Thai for the meeting. So nagpunta sila doon. Pero pagpunta ko ng store, ang daming tauhan po ni Tevez sa labas ng store. So I asked the staff if is Congressman Tevez is here in the store. Sabi nila, wala po, madam. So na-worry na po ako. So, nung time na yon, nandun na, umalis na po yung asawa ko. Ang daming talagang tao niya sa palibot ng store namin. So, nung paggagabi, alas 12 na, hindi pa umuwi yung asawa ko. So, napagka alas 3 na, saka pa siya umuwi. So, dinanong ko po siya. So,
Sana hindi na, so hindi lang nangyari yung nasa isip na po namin. Kasi nasa isip na po namin, sinabi nila, after 1 year, mag-boom yung business mo, kukunin yan sa inyo. At saka, talagang nangyari nga yun. Nung gabi na yun. Anong business nyo? Ano po, yung partnership po namin is yung Arnie's Chicken. Is nas, until, I don't know if until now is nasa pangalan ko pa rin po yun. Ano pangalan? Kasi Arnie's Chicken business po. Arnie's Chicken? Yes po. Arnie's Chicken? Yes po, opo. Arnie Chicken, nakapangalan po sa name ko yun. Hindi pinalagay niya sa pangalan ko. Ang akin lang po, naka-operation hanggang ngayon, hindi ko lang alam kung nasa pa-name ko pa rin yun. Bakit na? Wala na pala sa'yo yung negosyo na? Ano po, Mr. Chair, anong 2020 po, pinatawag po nila yung asawa ko doon sa Angtay. Tapos? So, kasama yung brother-in-law ko. Yung brother-in-law ko is the sino one nagpatawag? Si Arnie po. Tapos? O, pagdating po doon sa Angtay, pinapupo po sila sa table ng mga friend nila ni Tibis mo, yung mga, I don't know kung sino yung mga nandoon na mga attorneys. Sabi ng asawa, kasi wala ako doon niya, asawa ko lang po. Doon sa may Angtay, pinaupo daw sila, iniwan daw muna yung brother-in-law ko sa labas. Dinala yung asawa ko sa bushes sa labas, yung may mga tanim doon. O, sabi niya, tinatay daw yung kamay niya at saka sinaktan siya ni Kurt Tevez. Sinabi na, lumaban ka daw. Sabi ni ang asawa ko, no bro. Who is Kurt Tevez? Yung anak po ni Arnie Tevez po. Yan ba yung namugbog ng gwardiya doon sa subdivision? Yun po. O, sinabi ng asawa ko. Binugbog yung asawa mo ni Kurt Tevez? Binugbog niya po. Binugbog, nilagyan po niya, tinutukan po niya, nilagyan po niya ng baril dito po daw. Sabi niya, lumaban ka. Saan yung husband mo? So, yung umuwi po kami, Mr. Chair, noong 2020 for the death threat po. Umuwi sa? Umuwi po kaming Lebanon. At tagal Lebanon kayo? Lebanon po, asawa ko. Ikaw, Lebanese ka rin? Hindi, Pilipina po ako. Mukhang Lebanese ka rin eh. Kala ko, Lebanese ka rin. So, ang husband mo nandoon na sa Lebanon? Opo, kasi nga... Ikaw naiwan ka dito? Nandito na ako galing. Ha? Doon po ako sa Lebanon galing. Doon ka nang galing ngayon? Umuwi ka lang? Nandito ako noong February lang, 15. Dito na kami. Okay. At sa kaning doon po, dinala po niya sa boses yung asawa ko sa labas. Iniwan yung brother-in-law ko po, nakaupo lang po sa lamesa. Okay. Sinabi niya, lumaban ka daw. Sabi ng asawa ko, no bro, you are my brother. Sabi, we are friend. Sabi ng asawa ko sa kanya, hindi siya. Sabi niya, kasi alam ko sa sarili ko, pag lumaban ako, pinatay na nila ako doon. Kasi nga lumaban ako, hindi daw siya lumaban. So pagbalik niya doon sa room ng Angtay, hindi naman sinabi kung saan nga, sabi niya, pagbalik ko doon, nung binugbog siya ni Kurt, wala pa doon si Arnie. Nung pagdating ni Arnie, bumalik siya doon sa inupuan ng kapatid niya, noon pa dumating si Tevez, si Arnie. Sinabi na, I will give you 5 days. Or maximum 8 days, kailangan November 8, you need to give me the 5 million pesos or you put the name, the Tarbush, kasi may Tarbush kami na restaurant, in my name. Or papatayin daw nila yung asawa ko. Gusto nilang ilipat sa name? Nila. Sabi niya, oh, okay. Nino, whose particular name? Sabi niya, so I want to tell you so in November 5 or maximum November 8 you need to go to Talay to give me the 5 million pesos or kill or shoot or you need to put your business in my name. Sabi ng asawa ko po, pag ibigay po lang po natin yun, paano, wala kami, yun lang ang bread and butter namin eh, yun lang po yung business namin doon. Tapos so umuwi sila, yun lang, hindi kasi siya nakikinig ng yung explanation, wala po siya, diretsuhan lang na salit kung ganun. So, nung Mr. Chair, afternoon, hindi na kami, parang na-praise na kami, kahit ako din. Hindi na kasi nga, yung store namin, ang dami ng mga tauhan niya. What happened to your business? Naiwan namin. Iniwan ninyo? Naiwan namin sa stock lang. So, nung kasi nga... Saan? Sa Dumaguete po. Kasi nga, 5 days lang kasi yung tagal. November 28, nangyari, 29, 30.
November ano lang eh, 5, kailangan na namin. Pero hindi nyo tinransfer sa name kailangan ni Arne Tevez? Hmm? Hindi nyo tinransfer sa name ni Andre? Hindi po. Arne Tevez? Si, iniwan lang ninyo? Iniwan lang po namin kasi nandiyo naman yung staff namin. Kasi kung So ano lang yung balita? Ano lang balita? Imposible, hindi kayo nagtatanong kung ano lang nangyari doon sa negosyo nyo. May staff ka man pa kaya doon? Na ano lang, ano po siya, na lang, na-close na po nung January, ito lang pong rare na po, na-close na lang, hindi close na namin. Na-close na? Oo, close na namin. Hindi, nung pag umalis kami, nalaman nilang nasa Lebanon na po kami, yung naginamit niya po yung brother-in-law ko, at saka si Naufal sa si Naufal, Naufal sa Gia, parang sabi nila right hand daw niya yun, hindi po lang alam kung, yun yung po inutusan niya na magpunta sa store, hinaharas yung store namin, he's using my brother-in-law. Na nandyan po ngayon sa ano, nandyan po siya sa Cebu ngayon. Si he's using your brother-in-law? My brother-in-law po, yun. Para? Parang matakpan yung ano niya. Ma? Matakpan, parang hindi, parang sabihin na hindi, wala out daw siya, fake news daw yun, kasi sila yung ano, yung nagpo-post na sa social media nung umalis kami na running away couple daw kami ng 5 million in which is not true. Wala naman kaming dalang pera eh. Yung brother-in-law mo? Ginamit nila yung brother-in-law ko. Nasaan ngayon yung brother-in-law mo? Nandyan po sa Cebu. Nasa Cebu daw siya ngayon. Nasa Cebu? Lebanese din? Lebanese po siya. Wala siyang magawa kasi nga, sabi niya wala akong magawa kasi pag pumunta daw si Kurt doon sa ano niya, nakaano daw yung bodyguard, saka palaging na may magagan daw, itakot din daw siya, baka siya yung patayin. Ganon? Oo. Umalis po kami kasi death threat, kasi baka sama-sama ano yung mga bata, nag-aaral pa naman nun. Pero umalis kayo na hindi kayo nagbigay ng 5 million hindi po, at hindi kayo, hindi niyo pinalipat yung pangalan ng business ninyo hindi, kay Arne Tevez. Ayaw ko po kasi nga, pagod na pagod kaming dalawa lang nun eh. Kami lang dalawa yung nag-build ng business nun eh. Kaming talagang dalawa. Sabi ko hindi po. So pwede na kayong bumalik siguro ngayon doon. Balikan na nyo, ayusin yung negosyo nyo. Si Mayor Jan is ano lang, kaya nga napunta lang ako dito kasi ayaw ko nang magtira sa Lebanon kasi. Yung dito lang. Pidi, kung babalik yan doon para i-resume yung business niya, can you assure her of her safety? Ha? Sigurado ka? Hindi, wala mangyari dito, ha? Oh, ma-assure na sa galing kay Pidi. Balik ka doon. Huwag yung sayangin yung negosyo niyo. Nagmi-message pa rin, ha? Ay, available ba to? Ha? Hanggang ngayon, nagmi-message pa rin sa page ko. Na nag-available pa ba to? Parang naano-ano ako kasi ano effort namin yun eh. Bumalik kayo doon para hindi masayang yung negosyo nyo. Siya, hindi na kayo dapat magtatago kasi si Arne Tevez naman ngayon ang nagtatago. Kayo na naman ang mag-surface. Bumalik kayo doon. Ang hirap kasi. Pag makita nyo, pag guguluhin kayo na, may pulis o. Oh. Hindi na ito matakot mga pulis sa kanila. Huwag kang okay mag-alala. Sinabi niya si Giovanni Katubay. Si Newta pa nga niya yung kaano ko, yung ano ba yon? Yung staff ko, para lang makaano doon. Kaya nga sabi ko, minimunota. Si Newta ng staff mo? Yung staff ko, yung ni Giovanni na yon. Sabi ko, minimunota ata to yung mga tauhan ko kung nandito ako. Kaya nga. Na, ako ha, I will advise you, balikan mo. Sayang yung negosyo na yon. Wala na, hindi na yun magpapakita dyan si Tevez. Nagtatago na nga eh. Kayo nang, balikan nyo yun. Hindi na masayang. Yes, Mayor Diaz. Sir, this story lie what's the mind ng kami nandito ngayon. Okay ako kasi may protection ako, mayor pa ako ngayon. Pero ang mga ang wisdom ng tao doon sa amin sir is kahit wala siya doon sir, he has this money na pwede mag-utos anytime. At post marami pa ring mga pulis na mga dati pa lang ano, andun pa rin ngayon. Lahat ng galamay na, sir, andun pa rin ngayon. Akala ko tinanggal na yung mga pulis doon. O yung lahat ng identified kay Arne Tevez na pulis, tinanggal na ninyo. O, so dapat wala nakatakutan ngayon kung... Alex Mayagma, sir, still nasa ano pa rin. Sino Alex? Mayagma. Yung mga hitman niya, sir, andun pa rin. Ay, yung hitman? Andun pa rin, sir, mga hitman.